everyone, this is Lloydy and welcome sa channel ko! Ayan po, at syempre huwag na tayo magpaligoy-ligoy dahil importante at marami ang nagtatanong ng iba vlog ko ngayon tungkol po ito sa tax reduction. Tax refund po siya actually. So unang-una, ano po ba ang tax reduction or tax refund? Magkaiba po siya doon sa tinatawag nating yun, Mahjong-san. Iyon po yung natatanggap natin lahat or binabayaran natin lahat every end of the year, which is usually ina-apply natin hanggang May ng susunod na taon. Mga 2018, 2019 siya i-apply, di ba? Pero po, ang tax reduction po ay iba doon. Ano nga ba ang tax reduction? Ang tax reduction po ay applicable lamang sa mga kumpanya na member ng SME. So ano po yung SME? Small, Medium, Enterprises Company. Iyon po siya. Ang Korea po, ang Korean government, ay sinusuportahan nila ang maliliit, ang small or medium enterprises sa pamamagitan ng mga tax exemption. At isa na nga po doon ang tax refund or tax reduction refund. So, ang tanong, sino-sino po ba ang maaaring mag-apply ng tax reduction refund maliban sa mga Koreano? May mga rules para po makapag-apply tayo ng tax reduction refund. Ito po ay unang-una, kinakailangan po kayong nagbabayad ng Gukmin Yeongeum or di kaya ay ng inyong Konkang Bohom. Kailangan po meron kayo ng dalawang yan para makapag-apply po kayo ng tax reduction refund. At syempre, dahil ang mga Pilipino po dito sa Korea ay nagbabayad ng ating Gukmin Yeongeum dahil kasama yun sa rules natin at ng ating Konkang Bohom, lahat po tayo ay po pwedeng mag-apply doon. But wait! Ayan! Ito po yung maraming nagtatanong. Bakit daw po hanggang 34 years old lang? Tumawag din po kami sa NTS dito sa Sihong at tinanong namin bakit hanggang 34 years old lang ang kanilang binibigyan ng tax refund. Ang sagot nila sa amin, hindi rin po nila alam at sila ay tagasunod lang din sa sinabi ng mataas. Kaya yun din po yung sagot ko sa inyo. Hindi ko po alam, yan po ay rules ng Korea at ina-advise lang din po namin sa inyo. Pangalawang question na laging marami nagtatanong, pwede po bang mag-apply online? Teng! Hindi po pwedeng mag-apply online dahil kinakailangan po ang permiso ng inyong employer para makapag-apply kayo ng tax reduction refund. And pangatlong question, pwede daw ba na ako mismo ang mag-a-apply ng aking tax refund? Po, pwede po yon. Pero bago nyo malaman kung papaano yon, papaano ba mag-apply ng tax refund or tax reduction refund? Unang-una, kinakailangan nyo po muna mag-print ng application form. Dalawa po siya. Yung isa po niyan, yung Chongso Kiyop Chepcha Sodokse Kamyon Sin Chongso or yung tinatawag nating application form for small and medium income tax reduction. Ang mga nagpipill up po nun ay yung mga employee or mga trabahador. Uulitin ko po ha, yung form para sa small business employment income tax reduction, iyon po ang magpipilled up ay ang trabahador. Ngayon, pag na-filled upan po siya ng employee, ibibigay nyo po yon sa inyong employer or kung sino man ang nag-aasikaso ng inyong mga papel ng sweldo or kung anik-anik for short, sojang or secretary ng amo ninyo. And then, pagkatapos po yon, i-check po siya kung sino man yung in-charge. Tapos ang inyo pong amo ay magpipilled up siya ng Small and Medium Business Employment Income Tax Reduction Statement o yung tinatawag nila sa Korea na Chongso Kiyop Chiyopcha Sudokse Kamyon Desang Myeongseso. Myeongseso, ibig sabihin, statement po siya. So, kung kinakailangan nyo po ng form, meron po siyang nade-download directly sa NTS website or mag-PM po kayo sa akin, pwede ko po kayo sa inyong isend
ang application form na yan. Pag napilampan po ng inyong amo, kinakailangan po niyang pilapan yon at lagyan niya ng tatak. Ayan, yung sealed ng kanilang company. Saka pa lang po nila ipapasa sa pinakamalapit na NTS sa inyong kumpanya. Ngayon, question. Yung kaninang question ko na nawala. Pwede po ba na tayo mismo ang mag-apply nun sa NTS? Pwede po. As long as yung statement, yung small and medium enterprises tax reduction statement ay na-fill upan ng amo ninyo, napirmahan niya, pwede nyo pong pagsamahin yung form na pinirmahan nyo at yung form na pinirmahan ng amo ninyo. Pwede pong kayo mismo ang pumunta sa NTS at kayo ang mag-build up. Pagdating po ninyo doon, ipo-forward, tapos iche-check nila kung anong taon kayo qualified na magkaroon ng tax refund. At hindi po siya 100% na may marirefund po kayo. Iyon po ay kanilang i-assess kung may marirefund kayo or wala. At usually tumatagal po siya ng 2 months bago po ninyo malaman kung kayo ay may na-refund or wala. Pag na-process nyo po sa NTS yung papel na yon, may ibibigay po sila sa inyo na resibo na kalagay CHOP SOJUNG. Ibig sabihin, under assessment po ang inyong application. Within 2 months, papasok po sa inyong account ang pera. Kapag wala pong pumasok, po pwede po kayong tumawag at i-follow up ang inyong application. Ganun po siya. So, hindi po talaga po pwedeng mag-apply mag-isa online. Huwag po tayong paulit-ulit. At kung marami ding nagme-message kasi sa akin na sinasabi, si ganon nakapag-apply online, si ganon na-i-apply ng ito ng ganitong migrant, si ganon, si ganyan, si ganyan. Kung may kakilala kayo na ganun po talaga yung nagawa nila, itanong nyo po sa kanilang mabuti kung paanong process ang nagawa po nila, kung anong process ang ginawa nila para makakuha sila ng tax reduction refund. Kasi unang-una, nang galing po kami mismo sa NTS, tinanong namin kung po pwede ba mag-apply online without visiting the NTS. Ang sagot po nila sa amin, hindi talaga po pwede. Meron din pong nag-PM sa akin na igawa siya ng ID sa NTS, which is po pwede naman po, at naipasa niya yung application form. Ang problema, nag-send po sa kanya ng message ang NTS, i-check nyo po sa Facebook account ko, nandoon ang message. Ang nakalagay po doon, kinakailangan pa rin niya mag-submit ng statement galing sa kanyang company or else makakancel ang kanyang application. Ganun po siya talaga. So sana, wala na pong maraming question. Malinaw na sa inyo kung paano mag-apply ng tax reduction. At pahabol lang po sa nagtatanong kung ang tax reduction po ba ay yearly. Yearly po, meron yan. Pero ngayon lang siya, kumbaga ngayon lang siya sumikat sa ating foreigner kasi may nag-share. Pero mga Koreano kasi hindi sila masyadong concerned sa tax reduction refund kasi ayaw nila ng maraming proseso. Bukchaphe ang tawag sa kanila nun. Ayaw nila ng maraming paikot-ikot. So, next year, hindi ko alam kung meron pa ulit, pero itry nyo ulit next year. Pero this year, kinakailangan makapag-apply kayo until December. Ayan po. Yun po yung sabi sa NTS dito sa amin. Sa amin, ha? So, alamin nyo din sa malapit sa inyong NTS kung ano ba yung rules. Kasi minsan, hindi rin po nila pare-pareho yung sinasabi. Kaya kami ay naguguluhan din. So, yun lang po. At maraming salamat. Sana malinaw na ang aming rules. Ang kanilang rules pala tungkol sa tax reduction refund. Maraming salamat. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider to subscribe at huwag mong kalimutan i-click ang bell button sa baba para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa sa mga darating na araw. At kung kailangan mo ng form, ayan siya, andyan, nakadikit, tingnan mo na lang. At i-PM ako kung kailangan mo at wala ka talaga, pwede ko rin i-pack. So, bye-bye, anyong-anyang, shoo!